up guys? I am John and welcome back to my YouTube channel. In this video, I want to show you how to build an enduro type motorized bicycle. So if you are interested and you are planning to build your own motorized bicycle, consider watching this video guys so that you have an idea on how to build an enduro type motorized bicycle. So yan guys, tatanggalin ko muna tong ano, tong upuan. Guys, ito hindi na natin gagamitin. Gagamitin. Tatanggalin ko na rin. So, ang una natin gawin guys ay ilagay natin yung release bracket natin. So, ayan guys, na iset up ko na yung ating rotor at saka ating 32 teeth sprocket. So, kung gusto nyong makita guys kung paano ko sinet up ang aking rear sprocket at ng aking rotor sa ating disc brake, lalagay ko yung link sa description. Panoorin nyo lang kung paano ko ito nilagay. Kabit na natin guys itong likurang gulong at kasama na rin itong side stand natin. Ito na rin gagamitin to guys, kaya tatanggalin ko na rin to kasi papalitan natin ng hydraulic brake para mas malakas yung brake natin. So yun guys, tinanggal ko na yung mga brake natin saka yung mga cable. Hindi na natin gagamitin to kasi ang gagamitin natin ay yung hydraulic brake. And guys, ito yung aking engine Sunway. Talagay na natin. Tinanggal ko yung tornilyo dito guys kasi maikse. Hindi siya pepede dito sa frame kasi medyo mataba yung lower frame ng ating bike. Para maganda guys yung kabit ng ating makina, bumili ako dito ng Allen bolt. Yan, meron siyang Allen bolt dito, wala siyang ulo. Ito ngayon ang ilalagay natin na mounting bolt ng ating makina. Ilagay na natin yung kadena natin guys. Gagawin na natin ano lang natin yung clutch para ano pumasok yung kadena natin. So ano guys, since napatulang ko na tong kadena natin, sakto na yung sukat nito. Ayan, ang tamang lagay ng makina natin guys, dapat itong mounting bolt na to
nasa gitna ng kadena. So ayan guys, at least nasa gitna ng kadena yung mounting bolt natin, kasi may tendency na itong kadena natin ay papalo dito sa mounting bolt natin. So ang tendency niyan, kakalas itong kadena natin, mapuputol. So ayan guys, kung mapapansin nyo guys, hindi na ako naglagay ng rubber, kasi minsan yung rubber yun din ang kapag ka nag-vibrate, lalong lumuluwag yung makina natin, sisirain nyo tong frame ng bike natin. So mas maganda kahit hindi na maglagay ng rubber. Alright. Centering nito guys ay dapat itong spark plug natin nasa gitna ng frame ng bike natin. Yan yung pinakasentro nya. At habang hinikita natin, dapat natin isentro. Sunod guys, ilagay na natin ang ating tensioner. Tensioner roller natin. I-set lang natin dito sa pinakagitna. So ayan guys, dapat itong roller natin ay nasa gitna para kapag kamaluwag yung kadena natin, pwede natin siyang i-adjust pataas. At kung mahigpit naman ay pwede naman nating luwagan, i-adjust natin pababa. So ayan guys, ang setting yan. Kita na natin. Make sure guys na nakasentro yung kadena nyo. Kailangan magtapat itong dito sa taas, dito sa baba, at saka dito sa baba.
So, ito mga kamoy, pinutol ko yung monobela. Kasi papalitan natin to. Yung transformer na monobela, mga kamoy, ito. Ang gagamitin natin. Yan. So, binigay ito ng tropa. Binibili ko. Sabi niya sa akin na lang daw. Shout out kay Kael. Salamat sa iyo, monobela, kaibigan. So, ikabit na natin, guys. So, ayan mga kamoy, naikabit na natin ang ating manabela. Ngayon naman mga kamoy, pwede na natin ikabit yung clutch lever. So, ito mga kamoy, yung clutch lever natin. So, ayan mga kamoy. Lagay natin yung spring. Dalawang spring to mga kamoy. Isang maliit at isang malaki. Lalagay natin. Ito, unahin natin itong malaki. Saan natin papasok to? So ayan kamoy, ikabit na natin yung clutch natin. Ayan, tanggalin natin. Kapag binitawan natin, kailangan nag-engage siya. Pagka, ano, ayan, pagka binitawan natin, hindi siya ikot. Pagka tinuts natin, ayan, ikot na siya. Ayan mga kamoy. Sunod is, ilagay na natin yung mga brake natin. 889? Oo. Ayan. Ito mga kamoy, yung kung gusto nyo ng maganda-gandang preno mga kamoy, ganito yung bilhin nyo. Hydraulic disc brake. Pag binili nyo ito mga kamoy, isang set na ito. Meron na siyang caliper at meron na rin siyang brake lever. Kasama na itong hose na to. So, naglagay ako nito mga kamoy kasi wala pa akong nabibiling pang 203 mm na rotor. So, bolt and nut muna ang gagamitin ko. Gagawin lang natin mga kamoy. So, lagay lang natin dito. Ayan. So, sa kabila naman.
Ayan mga kamoy, ilagay na natin. So ayan guys, ikakabit na natin ang ating throttle. Muna ilagay natin to dito. Ayan. Sigpitan natin to. Pagkatapos nito guys, ito dito, yan yan. Yan. Tapos kung mapapansin nyo guys, meron siyang ano dito, screw. Dapat nakapatok sa dito sa butas. Para kapag trinotin natin, hindi siya iikot. Yan. Pasok lang natin to dito. Yan. Tapos itong butas na to guys, dito nakapasok tong screw na to. Yan guys, ikabit na natin. Ilagay na natin yung carburetor natin. Okay. So, ito, ano, ito guys. Ito yung choke nya. Dito nakapasok yung hose. Yan, tanggalin lang natin yung laman. Yan. Bali, ang lagay nyan guys, ganito. Papasok muna natin itong pin. Tapos meron tayo ditong snap washer. Yan. Ang ganda ng tunog ng ibon na yun. Tapos ito guys, makapasok dito. Yan. Yan. Yan na natin yung spring. Yan. Tapos dito. So yan na guys, yung style ng ano natin. Pag pinihit natin yung silinyador, yan. So, ilagay na natin dito. Kung mapapansin nyo guys, meron yan ditong maliit na pin. Dapat susuot yan dito. Dito siya susuot. Yan. Yan. Tapos, i-ano na natin. So ayan mga kamoy. So ito yung CDI natin mga kamoy. Nilalagay na natin. Meron siya, merong bolt and nut dito mga kamoy, pero mas sa akin para mas magandang gamitin yung zip tie. Kasi minsan pag nasobrahan mo ng higpit, nababasag 'to. So zip tie na lang gagamitin ko. So ayan, ito guys, papunta 'to sa ating
spark plug. Yan. So ang wirings nito mga kamoy is blue to blue, black to black. Yun lang yung wirings niya mga kamoy. So ito mga kamoy, kilang switch niya, isa sa blue, isa sa black. Kahit magkabaliktad yan, walang problema. Kasi kapag ka itong blue tsaka black nag-decate, hindi siya andar, mamamatay yung makina natin. So ayan, pwede natin siyang itap dito kasi naputol yung ano. Pwede ko siyang itap dito. Ayan. Ayan natin isuot. Tapos black to black to black ito. Tapos itong puti guys, para to sa ilaw. So sabi nila kapag ginamit daw itong puti para sa ilaw, humihina daw yung kuryente, hindi makatakbo ng maayos. So for the meantime, puputulin ko muna siya. Abangan nyo yan mga kamoy, gagamitin natin itong puti na to na hindi naapektuhan na yung kuryente na pumupunta dito sa ating spark plug. So ito, lalagyan ko muna ng tape. Naikabit na natin lahat ng mga wirings natin. Naikabit na natin engine, spark plug, yung tambucho, itong carburetor natin. So ayusin muna natin yung pagkakalagay ng mga kable natin. So para hindi siya sasabit. So ito guys yung ating tangke, lalagyan natin. Since itong frame natin ay alloy, hindi natin pwedeng lagyan ng, hindi natin mawawildingan. So gagamit lang tayo ng mga brace. Ito yung ginagamit natin sa malalaking frame. So ito lang gagamitin ko para mailagay natin yung ating tangke. So ilagay muna natin to guys. Binutasan ko lang dito sa gitna guys. Yan, ilagay na natin. Ito namang isa, gagamitin natin din yung clamp ng sa stock na fuel tank.
ng ating ikabit. Ayan guys, malapit-lapit na. So, ito naman mga kamoy, ang kukunin lang natin is ito. Tatanggalin natin to. Yan. So, ito na lang natira mga kamoy. Tinanggal ko na to. Meron akong pinawild dito mga kamoy sa tropa. So, ito mga kamoy, yung ano natin. Gagamitin nating body ng enduro. Yan. Yung kakabit natin. So, yung sa upuan mga kamoy, nagpa-welding ako sa tropa. Yung eksakto dito sa body, kailangan ganito yung ano niya, lapat dito sa upuan. So, ayan mga kamoy. Ganyan yung ano niya. Ito naman yung naka-ano dito para kapag binuhat, may hawakan, hindi itong play rings ang hindi masisira itong play rings niya. So ikabit na natin to mga kamoy. Unahin muna natin to mga kamoy. Isasagad na natin to dito. So ayan mga kamoy, ipipilit lang natin siya. Yan. Yan. Mga kamoy, pagka may time ako, ipapawelding ko yan sa tropa. At ngayon, tuturnilyon ko to. Testing muna natin itong body, mga kamoy. Ayan. Para hindi siya angat ng ganito, ilalagay ulit tayo dito ng clamp. Ayan. Lagyan natin siya dito ng clamp. Siyempre, gagamitin natin yung isa pa na galing sa stock na ano natin, na tanke natin. Mga kamoy, bago natin ikabit to, lagay muna natin yung fuel hose tsaka fuel filter. So ito mga kamoy, yung fuel filter natin. So isukat lang natin. Siguraduhin lang natin mga kamoy na hindi sasabit tong fuel filter natin dito sa ano, head natin. So ayan mga kamoy, pwede na natin tong lagyan ng ano, ng gasolina. So ito yung gasolina namin mga kamoy. So tip lang para sa inyo,
Kapag ka bagong gawa nyo yung motorized bike nyo, ilagay nyo muna yung gasolina sa galon. Tapos lagyan nyo ng konti para makita ninyo kung may tagas. Kasi kapag ka diretso dyan at may tagas, sayang yung gasolina nyo. So sige mga kamoye, lagyan natin ng gasolina. So ang first run rito mga kamoye, 20:1. Isang litro ay 60 ml ang ilalagay natin. So konti lang muna ilalagay natin para makita natin kung may tagas yung tangke natin. So ayan mga kamoye, tingnan natin kung papasok yung gas. Ayun, bumaba na. Ayan, nalalagyan na yung ano, yung carburetor natin. So tingnan natin mga kamoye kung may mga tagas-tagas dito sa ano natin. So maganda yung pagkakalagay mga kamoye. Wala siyang ano, wala siyang tagas. Lagyan na natin ito mga kamoye, yung body ng ating Enduro. Malapit na natin matapos. So ayan na mga kamoye, ituturnil yun na lang natin para tapos na. Siyempre, huwag natin kalimutan lagyan ito ng hose. Makapasukin ng tubig. So, tapos na yung motorized bike natin mga kapoy. Abangan ninyo sa susunod nating video tutorial. Gagawa natin ito ng bagong wiring harness. Kukumpletuhin natin yung ilaw, yung signal light, yung tail light, pati yung headlight nya mga kapoy. Gagawan din natin yan ng ano, pagaganahin natin lahat. So ngayon, susubukan natin kung ka-under itong motorized bike natin. Tara! Doon, padyatan mo dyan. Masamang tapas ng dila nun ah. Mga kamoy, dyan po sa lupa niya ipapadaan. Oh, saan ka? Dito! May tanim, lukos ko. Bumpahin mo lang natin, malambot. Malambot yung unahan eh. Bukan natin mga kamoy, medyo mataas. Yan si Running Baklas, mabol. Ito hahabol din. So panghabol oh.
kamoy, ang kailangan na lang natin ay i-condition yung carburetor. Kailangan natin i-condition yung carburetor na. Bike na nakakapunta ng malayo. Mga kamoy, mag-dar na yung motor spec natin, pero kailangan muna natin i-tune yung carburetor para maganda-ganda yung andar nya. So since gumagabi na, sa susunod naman na ulit na day off para maayos natin